We're nominated tonight for Favorite Alternative Artist. Everybody, Third Eye Blind! Maraming banda pa rin ang nakatikim ng matinding kasikatan noong late 90s hanggang early 2000s. Sa kabila yan, nang kasagsagan din ang kausuhan noon ng tugtugang teen pop habang pinaghaharian ng mga boy bands, girl groups at iba pang mga pop artist tulad ni na Britney Spears ang mainstream, eh hindi naman nagpapatalo ang mga bandang rock ang tugtugan dahil sobrang daming bago at mababangis na banda din noon ang umusbong at nakipagsiksikan sa kasikatan. Isa na dito ang bandang Third Eye Blind. Nakilala ang mga ito sa mga awiting semi-charmed life, Never Let You Go, Jumper, at iba pa. Isa sila sa pinakamalaki ang potensyal na maging isa sa mga mukha ng kanilang era. Pero matapos ang sobrang matagumpay na album sa simula, eh ganun din silang kabilis na nawala at nasira. Nagsunod-sunod na ang pagsipa sa mga founder ng banda na sinundan din ng kabi-kabilang pagdidemanda. Ano nga ba ang nangyari sa bandang ito? Bakit nawawala ang respeto at paghanga sa bokalista ng Third Eye Blind ng mga fans na nakakaalam ng kanilang totoong kwento? Pag-usap nating lahat yan pagkatapos ng ating intro. Maraming salamat mga idol. Simulan natin ang kwento kay Stephan Jenkins na miyembro ng rap duo na Pac and Natty. Nagawa ng mga ito na magkaroon ng kanta sa soundtrack ng Beverly Hills 90210. Pero hindi rin naman nagtagal at naghiwalay din ang mga ito. Ganun pa man ay naging sapat na ang experience ni Jenkins para malaman ang pasikot-sikot at pagkakaroon ng koneksyon sa music industry. Sumubok itong muli na magkaroon ng karera sa musika, pero sa pagkakataon na yon ay bilang isang banda na. Noon ito ang bandang Third Eye Blind, pero hindi naman naging ganun kadali dahil nag-struggle ito sa paghahanap ng tamang miyembro. Una niyang naging ayos na kasama ay si Jason Slater na nakapartner pa nito sa pagbuo ng demo. Sa kasamaang palad ay umalis din ito sa banda noong 1994. Sunod na dumating ay ang bassist na si Arion Salazar at ang gitaristang si Kevin Cadogan. Ayon kay Arion Salazar mga idol, ay dito na umano nagsimulang magkaroon ng direksyon ang Third Eye Blind noong dumating si Kevin Cadogan. Bumagay kasi ang style nito at nabigyan nito ng buhay ang mga kanta ng banda sa demo. Agad na naging magpartner si Stephan at Kevin sa pagsusulat at paggawa ng mga kanta. Nagsimula na din sila magsagawa ng mga gigs at unti-unti ay nakakuha ng fanbase sa kanilang lugar. Sa mga panahong yun mga idol ay kumpleto na ang lahat ng suportang kailangan ng banda. Mayroon na silang mga original na kanta, management at studio team. Tanging record company na lang ang kailangan nila para makapagsimula. Nagkaroon sila ng pag-asa noong magkaroon ng Battle of the Band na ang premyong makukuha ay isang recording deal. Ang problema mga idol, noong magsisimula na ang laban ay biglang umalis ang kanilang drummer noon na si Michael Urbano. Nagkataon ding nagkasakit si Stephan at nasira ang guitar amp ni Kevin. Natalo sila sa naturang Battle of the Band na naging sanhi mga idol ng pag-iwan sa kanila ng kanilang nabuong team at ng kanilang management. Agad ding umalis ang nakuha nilang bagong drummer, kaya halos mag-break na ang banda sa mga panahon na yon. Dito napapasok sa eksena ang kaibigan ni Stephan na si Eric Gatland, at ito nga mga idol ang tumayong bagong manager ng banda. Nirecruit din nila ang drummer na si Brad Hargreaves, at ito na nga ang bubuo ng classic na lineup ng Third Eye Blind. Dito ay nagbuo na sila ng pangatlong demo na nakakuha na ng interest ng RCA Records at Arista Records. Pero ganun pa man sa huli ay tumanggi din ang mga ito na bigyan ng kontrata ang banda. Noong April 1996 ay nagkaroon ng pagkakataong mag-opening ang Third Eye Blind sa noon ay napakasikat na bandang Oasis. Naging posible yon dahil sa pangungulit ni Stephan sa executive ng Epic Records. Dito na nagkaroon mga idol ng pagkakataong mabago ng banda ang takbo ng kanilang karera. Sa halip kasi natapos na ang set nila sa simula ng konsyerto ng Oasis, ay pinabalik pa sila ng organizer o concert promoter para magsagawa pa ng pangalawang set
bumigat dahil nagustuhan ng mga tao ang kanilang performance. Ang maganda pa doon mga idol ay bukod sa doble ang bayad na kanilang nakuha sa naturang event ay bigla ding dumagsa ang mga record companies na gusto silang kuhanin. Nagkaroon pa ng bidding war sa pagitan ng ilan sa mga kilalang record labels. Kaya ang pinagkatapusan mga idol ay ang Third Eye Blind ang nakakuha ng pinakamalaking recording deal noong mga panahon na yon sa mga bagong artist o banda. Napili ng mga ito ang Elektra Records dahil na rin sa kalayaang ibinibigay ng mga ito sa anumang style ng musika na likhain ng banda. Ganun pa man ay sinalubong na ang Third Eye Blind ng problema sa pagbuo pa lang ng unang album. Una ay ang pagpalag ng sound engineer na si Eric Valentine sa umano ay ginagawang panggugulang sa kanya ni Stephan. Binibigyan umano siya ng trabaho nito na dapat ay isang producer ang gumagawa. Pangalawa, dahil na rin sa partner ang gitaristang si Kevin Cadogan at Stephan sa paglikha ng mga awitin ng banda at magkasama pa ang dalawa sa pagpirma ng kontrata sa record label ay lagay ang loob ni Kevin na equal partnership ang mayroon sila ni Stephan. Lalo na at sinabi umano ni Stephan sa mga kabanda na pantay-pantay umano ang karapatan ng mga ito sa banda at sa mga musika na kanilang nililikha. Pero ang hindi niya alam ay pasikreto nang nauna si Stephan sa pagtatag ng Third Eye Blind Incorporated na isinet up nito ang banda bilang isang korporasyon at siya lang ang nag-iisang may-ari at shareholder ng banda. Siya lang ang may karapatan at may control ng lahat sa usaping legal at financial ng banda. Medyo hindi makatarungan ito mga idol, lalo na kay Kevin Cadogan na siya umanong nagsulat ng 10 sa 14 na kanta sa unang album. At dahil hindi pa nito alam na ganun pala ang setup ng banda, ay na-release nga ang debut at self-titled album na Third Eye Blind nang walang kaproblema noong April 8, 1997. Kabilang dito ang mga singles na Semi-Charmed Life, Graduate, How's It Going To Be, Losing A Whole Year at Jumper. Umalo lang ito sa number 25 ng Billboard 200 pero nagawa nitong bumenta ng 6 na milyong kopya sa US pa lamang. Na-certified din ito bilang 6 times platinum ng Recording Industry Association of America. Sa isang iglap mga idol ay naging isa agad ang Third Eye Blind sa pinakasikat na banda sa henerasyon na yon. Nagkaroon sila ng malawakang tours at nagawa pang mag-opening sa mga malalaking banda tulad ng U2 at ng legendary na banda na Rolling Stone. Pero tulad ng ibang banda ay nagkaroon din ang mga ito ng ilang problema tulad ng aksidente ng pagkakaroon ng injuries habang nagtatanghal at pagkakaroon ng sakit. Pero ang mas malaking issue nila sa panahon na yon ay ang pagkakaroon ng away na nauwi sa pisikalan sa pagitan ng bassist na si Arion Salazar at bassist naman ng Green Day na si Mike Dirnt. What really should have been worked out between Mike and Arion, I think what started off as a joke, Mike didn't think it was funny, Mike wanted it he wanted to get with Orion. They should have handled it themselves. Some idiot got involved and then Mike got seriously hurt. Pagkatapos ng mga tours ay nagsimula na ang bandang bumuo ng pangalawang album. Pero dito na nalaman ni Kevin Cadogan ang ginawang pangluloko sa kanya ni Stephan na tanging ito lang pala ang may karapatan sa lahat. Nagkaroon na ng madalas na pagtatalo sa pagitan ng dalawa, lalo na at tila wala namang pakialam ang dalawa pang miyembro sa ginagawa ni Stephan. Ganun pa man ay nagpatuloy pa rin si Kevin sa pakikipagtulungan sa pagbuo ng album. Nayan mga idol, ayon dito ay 6 na kanta ang naiambag nito sa pangalawang album. Sinabi nito na mas mahalaga sa kanya ang musika kaysa sa pera. Pero dahil hindi nga rin ito pabor na iisa lang ang mas nakikinabang sa pinaghihirapan ng banda, ay tumatanggi na itong pumirma sa anumang project deal na pwedeng pagkakitaan palalo ni Stephan. Noong November 23, 1999 ay na-release ang pangalawang album na Blue, kabilang ang mga singles na Anything, Never Let You Go, 10 Days Late at Deep Inside You. Hindi nito naabot ang success na nakuha ng naunang album dahil pumalo lang ito sa number 40 ng Billboard 200 at na-certified lang na platinum. Ganun pa man ay nakapag-produce pa rin sila dito ng kantang niyakap ng mga fans sa buong mundo. Pagkalipas ng 2 buwan ay biglang tinanggal ng banda si Kevin Cadogan at nalaman ito na noong ginagawa pa lang ang pangalawang album ay naiplano na umano ni na Stephan at manager nito na si Gatland ang pagtanggal dito. Ang gusto lang ni Kevin
7 mga idol ay magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ang apat na miyembro. Pero sa huli ay ito pa ang pinalabas ng dalawa na gumagawa ng gulo sa banda. Kaya yung dalawa pang miyembro na walang kaalam-alam ay nakipagtulungan pa sa pagpapatalsik kay Kevin. Dito na nag-umpisa ang pagbagsak ng banda mga idol. Kahit nga ang pumalit kay Kevin na si Tony Fridianelli ay naranasan din ang parehas na kapalara noong tanggalin din ito noong 2009. Nagdemanda ang dalawa at nakuha ni Kevin ang karapatan sa kanyang mga kanta at nakakuha naman si Tony ng kalahating milyong dolyar. Kasama sa reklamo ni Tony ay kung papaano itrato ni Stephan ang mga miyembro na parang trabahador lang at binabayaran ng maliit na halaga. Kahit kaibigan at sanggang dikit ng manager na si Eric Gatland eh hindi rin ito nakaligtas dahil tinanggal din ito ni Stephan at nasundan nga ito ng demandahan din sa pagitan ng dalawa. At dito nga ay muling natalo sa kaso si Stephan. Ayon kay Eric Gatland ay sobra umanong makasarili ni Stephan na kahit umano mga kantang hindi lang siya ang sumulat ay inaangkin ito ang buong credit. Marami sa team ng Third Eye Blind ang umalis kasama pa nga ang ibang miyembro tulad ni na Arion Salazar na sobrang guilty ng pagkakaroon nila ng papel sa pagtanggal kay Kevin dahil nga sa mali ang mga ito ng pinaniwalaan. Nagpatuloy pa rin naman ang Third Eye Blind pero wala nang kasama si Stephan na original members ng banda. Hindi rin naging maganda ang komento dito ng mga bandang tulad ng Matchbox 20, Eve 6, Jimmy Eat World at iba pa na nakasama ng banda sa mga tours. Kalaunan mga idol ay nagkasamang muli sina Kevin at bassist na si Arion Salazar bilang duo pero malimit na makatanggap ang mga ito ng cease and desist order mula kay Stephan dahil lang sa inilagay ng dalawa sa kanilang biography na original members sila ng Third Eye Blind. Lalo na mga idol na bukod sa original materials ay tinutugtog din ni na Kevin at Arion Salazar ang kanilang mga nilikhang kanta sa Third Eye Blind na normal lang siguro dahil sila naman ang sumulat at legal na may-ari ng mga ito. Ito pa mga idol ang mga sumunod na album ng Third Eye Blind. Ang Out of the Way noong May 13, 2003, Ursa Major noong August 18, 2009, Dopamine noong June 16, 2015, Screamer noong October 18, 2019 at Our Band Apart noong September 24, 2021. Marami pa rin ang nanonood sa kanilang mga tours pero hindi na nagkaroon pa ng commercial success ang kanilang mga album. Bukod kasi mga idol sa kaguluhan sa loob ng Third Eye Blind ay pinabayaan at tinanggal na rin sila sa huli ng kanilang record label. Tapos mukhang hindi na rin kinaya ni Stephan na wala ang partner niya sa paggawa ng mga kanta dahil kapansin-pansin ang layo ng pagitan ng pag-release ng mga album. Natabunan na pati ang kanilang genre nang nagbubunggo ang kasikatan noon ng mga teen pop at new metal. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ang mga ito ng 7 studio albums, isang live album, 2 compilation albums, 34 na music videos, 3 extended plays, 28 singles at 3 promotional singles. Aktibo pa rin ang banda hanggang sa ngayon at nagsasagawa ang mga ito sa kasulukuyan ng kanilang mga tours. Hindi man maganda ang istorya ng banda, ay marami pa rin ang bumabayad para mapanood sila at mapakinggang muli ng live ang kanilang musika. Dahil hindi maitatanggi na minsan sa ating kabataan ay isa ang Third Eye Blind sa mga pinakasikat at pinakapaborito ng marami na banda. Ano ang masasabi nyo sa bandang ito mga idol? Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.